Basketball Lovers, good day para sa inyong PBA Governors Cup Semifinals Update sa laban nga ng Barangay Ginebra at ng SMB sa series nito na kung saan 2-0 na nga ang nasabing series na kung saan lamang na nga ang Barangay Ginebra San Miguel. Kitang kita kung ano ang kakulangan sa Barangay Ginebra, rather sa SMB na kung saan kinakain lang ng Barangay Ginebra paunti-unti simula pa lang ng first quarter na kung saan 18-1 nga ang score at unti-unting dumikit pero unti-unti na namang umalagwa ang Barangay Ginebra San Miguel dahil na rin kay Christian Standhardinger. Nakikita na ng Barangay Ginebra na wala talagang itatapat ang SMB pagdating kay Christian Standhardinger. Sa galing, sa talento at sa kautak na meron si Christian Standhardinger ay walang makakapigil dito dahil si Junmar Fajardo kahit 100% pa ay hindi ito mapipigilan. Matatandaan si Junmar Fajardo nagkaroon ng injury nang nagrepresent ang SMB sa East Asia Super League. 6 na week siyang magpapahinga. Kinakailangan na talaga ni Junmar Fajardo ang kanyang presensya para naman unti-unting makikita ni Christian Standhardinger na meron siyang katapat. Pero kinakailangan ba talaga ng SMB paglaruin na si Junmar Fajardo sa darating na Miyerkules sa game 3 ng kanilang match? Kasi kung hindi pa nila paglalaruin si Junmar Fajardo ay tiyak posibleng tambakan na naman ang SMB. Marami tuloy ang nagsasabi nagkamali si Coach Al Francis Chua or ang SMC Director na si Al Francis Chua sa pagpalit nila ng head coach dahil alam na alam ni Coach Leo Austria ang kalidad at sistema at utak kung paano ipatakbo ni Coach Tim Con ang kanyang team. Alam na alam i-counter ni Coach Leo Austria ang nasabing team na Barangay Ginebra. Pero si Coach George Gallant, batang-bata pa, bagito pa, malayo pang mararating neto bago niya matapatan si Coach Tim Con. Kaya naman, ayon sa isang report, baka posibleng magpalit na rin ng import ang SMB dahil nakikita naman natin na walang magawa si Cameron Clark kundi pigilan ang nasabing team na Barangay Ginebra San Miguel. Pilit na pilit ang kanyang mga tira at the same time foul trouble pa. Kinakailangan ng SMB ng isang import na firepower na katulad ni Shabazz Muhammad. Malaki ang maitutulong ni Shabazz Muhammad para nga mapantayan ang energy ng Barangay Ginebra San Miguel. Kinakailangan ng SMB ang kalidad ni Shabazz Muhammad para ipangtapat sa Barangay Ginebra. Sa energy na meron si Shabazz Muhammad, tiyak kakayanin ng SMB kung makakarating agad ito sa Miyerkules. Kinakailangan ay maglaro si Shabazz Muhammad para nga makaabot pa at iabot ng SMB hanggang Game 5 ang nasabing series ng Barangay Ginebra San Miguel at ng SMB. Kung hindi ito maglalaro ngayong Miyerkules, tiyak sa pulutan o sa kangkungan pupulutin ang SMB at tiyak sa mga susunod na araw magkakaroon ng balasahan sa player ng SMB at sa coaching staff nito. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, ano sa tingin nyo, dapat na nga bang ibalik ng SMB si Shabazz Muhammad at si Junmar Fajardo para ipangtapat kay Christian Standhardinger at Justin Brownlee? Kumomento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Domingo Ubuob, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersubidad, Anthony Lakialon, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Julius Roche, at si Mr.
Yornel Belches, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Once again, this is Percival Montero at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At pakibisit na rin po ng Facebook fanpage ko para updated kayo palagi sa sports happening. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.